Ang programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nice kong buhay ni Tanggol. Kilala ang kasama ko na siya. Narito na nga mga mare ang ating aabangan sa Batang Quiapo dahil ito nga ay pinagtagpo itong si Ramon at si Marites. At nagkasama pa ang mga ito at hindi natin sukat akalain na itong si Marites pa ang magligtas dito kay Ramon dahil nagkasabay nga sila dito nga sa isang bars at yate kung saan ay napatalon dito si Ramon. At dito na tinambangan at hindi nakaiwas itong si Ramon kaya natamaan naman siya dito sa mga bala na ipinutok dito ng mga tauhan ni Locio at ni Roy. Kaya agad na nahingi ng tulong itong si Marites kung saan ay agad din niyang naisugod sa ospital itong si Ramon. At dito naman na pinigilan ni Ramon nang tangkain sana ni Marites na umalis at dito na ipinaliwanag ni Ramon na kilala daw niya itong si Marites at natatandaan daw niya kung saan ay naalala niya na itong si Marites ay ang kanyang sinamantalahan noon at ito na nga ay nabuo na itong si Tanggol. At dito naman na sumagot si Marites at nakatikim din ng sampal itong si Ramon dahil nagiging miserable daw itong buhay ni Marites pagkatapos ang ginawa dito ni Ramon at tila hindi nga nagiging maganda ang buhay dito ni Marites. At humingi naman ngayon ng pasensya itong si Ramon at nagkausap sila tungkol dito kay Tanggol. Pasalamat na lamang daw itong si Tanggol at nabigyan ni Ramon ng magandang buhay. At nagtanong itong si Marites kay Ramon, nakilala niya ba itong si Tanggol? At umuo naman itong si Ramon at kasalukuyan nga daw nakasama niya ito sa kanilang bahay. Subalit nang sabihin dito ni Marites na gusto niya makita kung si Tanggol nga ba itong tinutukoy dito ni Ramon. Kaya nang inalabas niya itong cellphone at ipinakita ni Ramon ang larawan nga dito ni David at laking gulat dito ni Marites na hindi si Tanggol ang tinutukoy nito ni Ramon dahil ito ay si David na kung saan ay pangalawang anak nila ni Rigor. Samantala, nagtagumpay na sana itong sina Tanggol at sila Primo na makuha nga itong mga diamante at droga. Subalit ay nakaharang naman sa kanilang dinaanan itong mga pulis na tinawagan sa isa sa mga dayuhan at kasama dito itong si Suarez at dito na naman na nakaabang itong si Dimagiba at si Mando at nang nasa kalsada na itong sina Tanggol at Primo ay dito naman na sinabi ni Teng na may nakaabang ang mga pulis at na corner na naman sila kaya kinakailangan na naman na hamanap ng paraan dito ni Tanggol upang maiwasan nga ang mga ito. At nauna naman na umalis itong sina Don Facundo at itong si Marcelo kung saan ay dala-dala naman nila itong mga diamante. At itong mga droga ay bit-bit naman ng grupo ni Tanggol. At nabanggit din ni Teng kung ano daw ang gagawin sa mga dayuhan na ito dahil mga Pilipino din naman ito at nagmamakawa na huwag daw silang paslangin. At narinig nila na Tanggol ang pangalan sa isa sa mga rumatrat nga sa kanila. Samantala, inakala naman dito ni David na wala na nga daw itong si Ramon Montenegro. Kaya kinakailangan daw nilang mag-celebrate ni Olga dahil sulong-sulo na nga daw nila itong mga kayamanan ni Ramon ngayon. Dahil ibinalita nga dito ni Bolet kay Don Julio na hindi nga raw nila makita itong si Ramon sa buong Quiapo. At isa-isahin naman daw nila itong ospital nang sa ganun ay matagpuan nga nila itong si Ramon. Kaya naman ang makabalik si Bolet dito sa mansyon ni Don Julio, laking gulat ni Olga at David na kasama na nga nila itong si Ramon at dito na yan mabibisto ang pang-impostor at pagpapanggap dito ni David at kasabwat dito itong si Olga. Kaya tagilid na nga itong mission ngayon na inaakala ni David na panghabang buhay na nga niyang matatamasa. Dahil ito pa lang si Marites ang magsabi sa buong katotohanan dito kay Ramon na itong kanyang kasama sa bahay ay hindi si Tanggol, ay ito pala ay si David. At wala na rin sigurong kasalang magaganap dahil itong si David ay may kalibin nga at ito na ngang si Camille at kasalukuyan nga itong nagdadalang tao. Kaya magkakagulatan na nga ba sa mga susunod na ating aabangan dahil magkabistuhan na nga ito. Yan po ang aking karagdagan latest update at maraming pong salamat mga kamare, mga kamarites dito sa Batang Quiapo. Yan lang po at hanggang sa muli, bye-bye!